John Arcilia believes sa safety protocol sa set ng Ang Probinsyano. Matagal ng parte ng teleseryeng FPJs ang probinsyano si John Arcilia, kaya naman believe siya sa safety protocols na ipinapatupad dito habang sila ay nagtitaping para maprotektuhan ang kanilang kalusugan. The Hottest News, the latest updates. This is Push Daily. Matindi pa rin ipinapatupad ang mga safety protocols sa taping ng FPJs ang probinsyano sa panahon ngayon ng new normal ayon sa kwento ni John Arcilia nang makausap namin siya sa intimate presscon ng Suarez, The Healing Priest na isa sa pelikulang kalahok sa 2020 Metro Manila Film Festival. John plays the role of Hipolito na isa sa main kontrabida ni Coco Martin sa longest running series ng ABS-CBN na Ang Probinsyano. Alam mo yung new normal, very strict ang ABS-CBN sa mga health protocols na sobrang positive para sa akin. Yung papasok ka at isa-swab ka, magstay ka muna sa hotel mo ng 24 hours to 48 hours. Then after you get the result, bago ka palang mag-start ng taping mo ng 2 weeks, simulang kwento ni John. Patuloy na kwento ng aktor, after 2 weeks, exit ka, tapos swab ka ulit. And then, you will stay in your hotel again and wait for another 48 hours to get the negative result and bago ka lang lalabas ulit. Pag nag-positive ka, may choice ka if you're going straight to your house o pwede kang tumuloy sa quarantine barracks ng ABS-CBN kasi hindi ka naman pwedeng umuwi sa pamilya mo kung positive ka. And during the shoot, ako sa experience ko, we can't really get together or eat together. Hindi kami ini-encourage although may mga time na pwede kayong mag-gather pero hindi ka pwedeng mag-swimming sa hotel. Mga lamesa is 1 meter apart kaming mga artista and we can only take out our face mask and face shield during the take na, but during the rehearsals meron kaming face shield or ako minsan tinatanggal ko ang face mask ko para marinig ang salita ko, Anya. Nananatili rin daw nakasuot ng face mask at face shields ang staff at director ng Ang Probinsyano sa taping. All the staff, directors, lahat sila naka-face mask and face shield. Magtatanggal lang sila kapag nandoon na sila sa kwarto nila. And marami kaming bantay sa amin na magre-remind na wear your mask every now and then. Kinukunan ka din ng temperature para malaman dahil pag nagkalagnat ka, definitely swab ulit yan at hindi ka pagtatrabahuhin. And I really like it, kwento pa ni John. Kung sakali naman daw na meron silang gustong ipabili sa Grab o sa Foodpanda, ay sinisigurado rin daw ng production team na hanggang labas lang ang magde-deliver at bago ipasok ng hotel ang pinabili ay dinidisinfect ito. Kapag nakauwi na rin daw sila ng bahay mula sa taping ay dapat hindi rin muna lalabas ng bahay for 14 days para pagbalik ng taping ay negative ulit sa COVID-19 virus. Wala namang ideya si John kung hanggang kailan pa magtatagal lang ang probinsyano. Hindi ko pa alam, wala pang plano, tapusin si Coco Martin. Sambit pa niya. Believe din si John na kahit sobrang gastos ng serye, lalo na sa new normal setup, ay ipinagpapatuloy pa rin ito ng ABS-CBN. Oo, magastos talaga and in a way, I feel for the producers. Believe ako sa perseverance at lakas ng loob ng ABS-CBN na talagang sumugal. Imagine lahat ng artista kasama na ang staff and crew, ipapaswab mo in and out. Tapos naka-hotel, ang laki ng gastos, say pa ng aktor. Isang malaking warehouse yung location namin na tinatransform into different offices. Itatayo mo na lang yung interior ng palasyo dito, yung laboratory dito, yung bahay o mansyon dito, dagdag ng aktor. Samantala, hindi natuloy ang nakaschedule sa ng pagbabakasyon ni John sa Amerika ngayong Disyembre dahil prioridad niya ang promo ng Suarez, The Healing Priest. Mapapanood ang Suarez, The Healing Priest mula December 25 sa upstream.ph. The film is directed by Joe Ventan and produced by Sarangola Media Productions. For more showbiz and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow, and subscribe our social media pages.